So, mga kaayos, magandang araw sa ating lahat. So, ngayong araw, mga kaayos, tayo may gagawin, no? Tayo mag-gagrasa nung release bearing, nung diaphragm type na pressure plate. So, bago tayo mag-umpisa, mga kaayos, gusto ko nga pala mag-shoutout, magpasalamat kay Relito Tunog. To, maraming maraming salamat. Kay Gerald Diploma, nung Pasi. Meg, madamugid niya, salamat sa suporta. At saka sa kay Makinistang Bay. Maraming maraming salamat sa suporta po ninyo. So yun mga kaayos, dito na tayo ulit. Samahan nyo ako, tayo mag-gagrasa, mag-assemble at saka magkakabit ng release bearing ng diaphragm type na pressure plate. Sorry, it's DJ. So mga kaayos, ito yung bearing ng ating release bearing ito. Ito yung ating gagrasahan. So papakita ko sa inyo mga kaayos kung paano ang paggrasa nito. Tapos ito yung kanyang housing, yan. Ito. Tapos ito yung kanyang mga lock. Yan, lock niya ito. Tapos ito yung kanyang mga washer. Ito, yan, tatlong ito. So mga kaayos, ito yung ating pressure plate. Ayan. Ito. Yung diaphragm type na pressure plate. Ayan. So, ito mga kaayos yung ating diaphragm. Mamaya ikakabit natin siya kapag nagrasahan natin. So, yung iba mga kaayos, hindi nila to nilalagyan ng grasa. Ito yung bearing mismo. So, madali lang naman to mga kaayos. Kukuha lang tayo ng panikwat. Sisikwatin natin to dito. Tatanggalin natin yung cover na guma. Ito. Ayan. So, kapag natanggal natin to siya, pupunasan lang yan natin. Ito. Pupunasan na natin to. Pagkatapos, pwede na natin siyang lagyan ng grasa dito. So, ganito lang yan mga kaayos. Yan. Lalagyan natin to siya ng grasa kasi kapag naubusan to siya ng grasa, mag-i-stack up to yung ating bearing, magkakaproblema yung ating release bearing. Ganito lang yung paglalagay niyan mga kaayos. So dapat tuwing magbababa po kayo ng inyong transmission, lalong-lalo na itong mga diaphragm type, pwede nyo po i-repack nyo, lagyan nyo po ng grasa yung bearing nyo po mismo. I-dismantle po ninyo, tanggalin sa housing yung bearing sa kanyang mismo sa housing niya. Yan, kapag natanggal po ninyo, mas madali siyang malalagyan ng grasa. Ayan. So, napakalaking bagay po nito pag ay nalagyan siya ng grasa. Ayan. Ganda. Ganda pagka may grasa. Mas lalo pong tatagal yung ating release bearing. Titibay po siya. Hindi po siya basta-basta mag-i-stack up. So, ganoon lang din po. Kapag nalagyan na ng grasa, ibabalik lang ko yung kanyang cover na guma. Yan. Yan na. Okay na po ito. Tapos, yung pag-assemble naman po nito, ganito naman po. Yan ito. Ito po yung kanyang pinaka spacer sa ilalim. Medyo curly po yan. Medyo baloktot yan ng konti. Ilalagay po natin siya dito sa ilalim. Andyan yan. Tapos lalagay na po natin yung ating bearing dito sa kanyang housing yan. Tapos ito po yung kanyang pinakalock ng ating release bearing. Yan to. Tapos yung kanyang gagamitin po natin yung snap ring. Yan. Ito po. Dito po natin siya ilalagay. Tapos atin po itong iikom. So ganito mga kaayos, yan. So ngayon lalagay natin siya dito. Thank you.
Yan yan mga kaayos, na ilagay na natin yung ating release bearing sa kanyang pinaka-housing mismo. Yan. So, ilagay naman natin yung kanyang spacer. So, ito mga kaayos, nakatihaya po ito. Pag ganito. Yan. Tapos po niyan, ito naman po. Yan. So, ito mga kaayos, hindi po siya nakataob, ah. Yan. Nakatihaya din po ang paglagay nito. Nakaganito po siya. Yan. Ito yung sa ibaba, yung parang ngipin niya. Yan, ito. Yan. Ito po yung sa ilalim banda. Ito po, yan, nakaganitong pwesto niya. Yan. Yan. Pag nakaganyan na po siya mga kaayos, papatong na po natin yung ating pressure plate. Tapos po, susunod na natin yung ating lock. Yan, ganito po mga kaayos. Ito po ay nakaganito po siya dito. Yan. Nakatihaya din po ito. So, unahin mo natin ito, ipasok yung kabilang dulo niya mga kaayos. Bago pupukpukin ko natin siya paikot. Tapos sisikotin po natin. So, pag nasikwat na siya natin mga kaayos, yan, ito. Kailangan po lapat na lapat ito. Yan. So, okay na mga kaayos. Naikabit na po natin yung ating release bearing sa dating diaphragm, no? So, ito mga kaayos, yung ating diaphragm na nakabitan na natin ng ating release bearing. So mga kaayos, dapat po pag ito'y ating ikinabit, yan. Yung ating release bearing sa ating diaphragm. Ito po. Ayun. Dapat po hindi 'to siya umuuga ng nakit baba akit baba. Gawa po nung spacer kanina na spacer spring niya, 'yun po yung humahawak para hindi po umalog yung ating release bearing yan po. Yan. Ganito po yan siya. Yan. Para maganda po yung ano niya. Pagkakapwesto. So, ganun lang mga kaayos. Kadali yung pagkabit, no? Pagkabit ng release bearing ng diaphragm type na pressure plate. So, mga kaayos, sana may nakuha ko po kayong tips dito. So yun mga kaayos, no? Nakita po ninyo kung paano po yung pag-repair, paglagay ng grasa, pagkabit na sa housing ng bearing ng ating release bearing, at saka yung pagkabit ng release bearing mismo doon na po sa diaphragm sa ating pressure plate. So sana mga kaayos, may nakuha po kayong idea at kaalaman na inyo pong magagamit sa inyo din pong buhay mekaniko. So mga kaayos, uulitin ko lang din po, sa mga diaphragm type po na pressure plate, hangga't maaari po, tuwing magbababa po kayo ng inyong transmission, magpapalit kayo ng clutch, paki-check nyo na lang din po yung release bearing mismo. Pakilagyan nyo po ng grasa para mas maganda po, para hindi po basta-basta masira yung ating release bearing. So mga kaayos, yun lang. Maraming salamat. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At saka pag-press na lang din po ng notification bell
para maging updated pa po kayo sa mga videos natin na bagong gagawin na hopefully na makakatulong sa ating lahat. So maraming maraming salamat. Ingat. God bless.